Sir, moving forward, nung huli tayo nag-usap, few months ago, bago kayo mag-retire, at saka na mag-retire, nasa, kuha na kayo, Bureau of Corrections, sinabi nyo, Gobernur, ano ho nangyari, suddenly, is senador yung tinatakbuhan nyo ngayon, pero, okay naman, napaganda pa, dahil, pasok naman kayo na sa top 10 na kayo, sir, kung bagay sa kayo, secure diyang inyong panalo dyan, pero, Gobernur yata yung gusto nyo ng Davao del Sur, sa lugar mo, ano ho nangyari, sir? Hindi, kasi, nung una, yun ang, sabi sa akin ni Presidente, tumakbo ka ng gobernur ng Davao Sur. Then lately, nagbago yung desisyon niya, sabi niya, senador lang takbuhan mo. So sa akin naman, kung saan gusto ni Presidente ako patakbuhin, doon ako. Kung saan ako makapagsuporta sa kanya. At nakikita ko ngayon na sa Senado, just in case, ha, just in case papalarin tayo, suswertehin tayo manalo, eh, masusuportahan ko yung kanyang mga programa through legislation sa Senado. Dahil kung wala siya mga kaalyado dyan sa Senado, kawawa yung kanyang mga gustong isabatas na mga programa, eh, nahaharang. Pag ikaw ba naging senador, sir, kung papalaring ka, hindi mo papagalitan yung mga iimbitahan ng mga miyembro ng gabinete? Kasi uso dyan, eh, papagalit, pinapagalit-pagalitan yung bisita. Kaya yung mga ibang bisita dyan, napapaihi. Pero ako, tuwanto ako pag iniimbitahan ako dyan. Kasi mamura ko yung mga nag-imbita sa akin. Pero kayo, sir, talagang ginisa kayo. Pag naging senador ba kayo, sir, awa ng Diyos, eh, papagalit-pagalitan nyo rin ba? At duduro-duruin nyo yung mga bisita ninyo? Ako, ito, itaga mo sa bato. Yan. Itaga mo sa bato. Hindi ko papaiyakin yung resource person. Respetuhin ko yung resource person na papadala dyan. Not unless kung salbahe siya. Pilosopo. Pilosopo siya o bastos siya. Siguro magre-react ka rin. Pero yung para bang pagharap mo doon sa isang resource person, sarado na yung utak mo. Useless na yung pagkipagharap sa iyo, eh. Dahil sarado na yung utak mo, tandaan doon ka lang para i-prove yung point mo. Hindi yung nag-imbestiga ka in aid of legislation, gusto mo lang talaga ipalabas yung gusto mong ipalabas doon. So, gusto mo magpasikat? Magpasikat at the expense doon sa resource person. Kagaya nung kilala ko, sir, na Diyos ko po, dahil sa kalukuhan niya, superior niya dati sa academy. Nagpakamantay na lang tuloy dahil talagang pinahiya niya sobra-sobra yung tao. Ah, mali. Mali yun. Mali yun. Hindi ko gagawin yan. Okay. Sir, isa pang punto natin dito sa programa ho namin. Ano ho sa palagay ninyo kung kayo ay papalarin? Ano ho ang tingin ninyo na dapat pang gawin ng mga mambabatas natin dyan sa Senado, o gagawin ninyo na hindi nagagawa ng mga mambabatas natin, na hindi nasisilip dahil siguro busy sila or they're attending to other important matters? Kayo ho, ano hong nakikita ninyo na pwedeng pakialaman, gawa ng paraan, kung ano man ipasa itong batas na ito, because much needed itong batas na ito para sa sambayanan? What are these? Una-una, yung restoration ng death penalty na gusto ko. Ay, yung, sangayon ho ako dyan. Yung restoration ng death penalty, doon muna. Kasi alam ko, malaki ang opposition ng death penalty, di ba? Kasi basically, Philippines is a Roman Catholic country. Exactly. Ang Roman Catholic is pro-life. Pero ako, I am a Roman Catholic. I am also pro-life. Pero with my experiences sa PNP at saka sa Bucor, nakita ko kailangan talaga itong restoration ng death penalty, lalong-lalo na dito sa mga drug traffickers. Dahil nga, wala tayo sa ngayon, wala tayong deterrence para dito sa mga nagpapabaha ng shabu dito sa Pilipinas. Meron akong sabi. Garantiro kaya yan, sir? Ito yung sabi naman ng mga opposition. Ano po? Hindi naman garanti yung death penalty na yan. May mga ibarami pa rin. Bakit ang China? May death penalty sila dyan, in-execute, Saudi. Pero pumapasok pa rin ng mga droga sa kanilang bansa. Wala mong ganong droga doon sa China. Yung gamit ng droga, doon patay ka doon kung magamit ka, binta ka ng droga. Bitay. Pero doon lang nagagaling yung droga na pinapadala dito sa atin. Yun ang problema dyan. Yun ang problema. Bakit ganun? But anyway, let them solve that problem doon sa kalang homeland, di ba? Sa atin dito ngayon, talagang imaginin mo,
mag-firing squad ka dyan ng ilang convicted drug lord dyan. Yung mga drug traffickers talaga. Mm-hmm. Isa, dalawa, tatlo. Mm-hmm. At mabalita yan sa buong mundo. Tingnan natin kung papasok pa sila dito. Mm-hmm. Tingnan natin. Parang sa Australia, di ba? Oh. Talagang pag nag-execute ang Australia, pag nag-execute Indonesia pala, Indonesia, talagang wala, pasensyahan tayo, sabi ng Indonesia. Oh, kasi nakausap ko yung mga convicted drug lord doon sa loob ng Bilibid. Oh. Natanong ko, why do you insist on trafficking drugs to the Philippines? Oh. Ang sagot nila, you don't have death penalty. Ayun. Very weak yung batas nyo dito pagdating sa drug trafficking. Oho. Wala kang death penalty. Enjoying sila. Mm-hmm. At kung mahina pa yung management ng Bucor, kahit na konbiktado na sila, mm-hmm, lumalaki pa yung kanilang sindikato. Mm-hmm. Pag nasa loob sila. So, ganun talaga. Kailangan ng deterrence. Alright, sir. Pang before we move to another issues, ano po? Ito ang tanong, sir, ma. Sabi ng mga kalaban nyo, wala namang alam yung general na yan, ha? Aba, ang pagpupulis lang alam niya, ha? Tsaka EJK, tokang, alang ang nagawa niya, performance yan. Wala raw kayong alam ng mga ibang mga issue gaya ng ekonomiya. Siyempre, ang mga kalaban ho ninyo, mga oposisyon, mga kalaban ni Manong Digong, ang nagsasabi nito kay kaliwat kanan ng banat. Ano ho ang reaction nyo rito, sir? Eh, ako naman ay nagpakatotoo lang. Hindi po ako plastic na tao. Alright. Hindi po ako assuming na know-it-all ako na tao na tama. Kunyari alam lahat pero wala naman palang alam. Mm-hmm. Eh, sasabi ko, pagdating sa ekonomiya, iba po yung theory at saka yung practice. Mm-hmm. Ako po, ako naman ay meron akong degree ng PhD sa Development Administration. Kung kung teorya ang pag-usapan natin, may alam ako dyan, hindi mo ko totally talaga bubo pagdating dyan. Pero hindi ko po aangkinin yan dahil wala po ako sa practice, hindi po ako expert dyan dahil hindi po ako naging ekonomista. Kung sabihin niyo yung mga issues about law and order, about law enforcement, eh ako yan, aangkinin ko yan. Pero pagdating sa ekonomiya, hindi po ako naging ekonomista. Wala, kulang ko sa practice. Kulang ko practice yan. So, bakit ako magmamayabang tungkol dyan? At tanungin ko rin sila, mayroon bang senador? Bigyan mo ko ng isang pangalan na senador na alam lahat. Lahat ng magaling siya sa law enforcement, magaling sa ekonomiya, magaling siya sa law, magaling siya sa health, magaling siya sa agrikultura. Sino yung kung yan, senador na yan? Hindi pa siguro pinapanganak, sir. Halikan ko yung point niyan. Sino yung senador na yan? Kaya nga, meron tayong mga researcher, meron tayong mga consultant. Exactly. At mapag-aralan naman yan kung talagang gusto mong matuto. Pag-aralan mo para magampanan mo yung mandato mo sa Senado kung maging senador ka. Pag-aralan. So, hindi po tayo magmuyabang na magaling tayo dyan sa mga bagay. Bagay, sir. May mga alam ako ng mga dating pulis sa senador kayo. Maganda naman ang performance, di ba? Oo. Na may mga law enforcers na maganda ang performance na magiging mambabatas. I think, magtatrabaho talaga siguro naman ho kayo doon. Alam natin, may maraming mga magagaling dyan na mga ekonomista na kung saan-saan pa nag-graduate sa mga universidad. Pero matagal na sa gobyerno, wala namang nangyari sa ginagawa sa ekonomiya. Yan ang problema, Diyos ko po.